Good day mga viewers, bali sa video nito ay magkakaroon tayo ng unboxing dito sa upgrade parts ng glock 17. Yan. For glock 17 siya, tapos syempre pwede rin siya sa ibang unit na compatible sa glock 17 na Tokyo Marui. So ito ay gawa ng guarder. Yan. Tapos yan ay made in Taiwan. Okay. Yan. Sa totoo lang, first time ko mag-unbox ng upgrade parts ng unit. Dahil kalimitan ng mga video ko eh puro mga modification lang, syempre kasi mas gusto ko yung mga ganun kasi gusto ko matuto yung iba kung paano mag-modify ng pistol. Lang sa ganun eh hindi maging magastos yung kanilang paglalaro ng airsoft. Good job. Siyempre, kasi alam naman natin na talagang magastos yung airsoft, mahal yung mga pyesa, kaya hangga't kayang i-modify para ma-repair or gumanda yung performance, eh yun yung gusto kong ituro. Pero siyempre, mayroong pagkakataon na talagang kailangan magpalit ka ng magandang pyesa kasi hindi mo mapapatibay yung airsoft mo kung puro modified lang. Bale, ito pala ay hammer housing ng Glock 17. Okay, so ito yung laman niya. Yan. Ito. Ito yung pin, saka yung tornillo. Saka yan. Ito yung buong hammer housing. Meron siyang tape dito para hindi matanggal itong disconnector. So, hindi ko na siya kakalasin, syempre, dahil nakita nyo naman na, di ba? Ngayon, iba yung kulay niya. Pero, tingnan natin, ha? Ito, may dala akong magnet, yan. Testingin natin kung didikit. Oh. Oh, yan. Legit na legit yung kanyang hammer housing na steel talaga. Subukan naman natin yung kanyang hammer. Yun, no? Ayun, no? Dumidikit sa niya yung dumidikit dun sa hammer. So, steel din yung ating hammer. Ngayon, subukan dun sa ating roller. Okay. Sa roller, hindi siya nadikit. Tingin ko stainless to. Tapos, ito naman, dun sa ating bulb knocker. Yun. Ayan, no? Dumidikit siya dun sa ating bulb knocker. Ayan, no? So, yun. Legit talaga yung nabili nating pyesa. So, yun lang guys yung may papakita ko sa ngayon dahil sa susunod na video, eh, ipapakita ko naman kung paano ito i-assemble. Tingnan natin yung performance niya pagka naikabit na itong upgrade parts na to. Pero, sinubukan ko siya na fit sa slide ng aking glock, medyo masikip. Kaya tingin ko kailangan natin mag-kegel dito sa may bandang gilid. Ayan, saka dito. Kaya binukod ko yung video na yon kasi nga mukhang matatagalan ako bago may kabit kaagad. So para maging updated kayo doon sa susunod kong video, eh paki-click na lang yung subscribe button, pati na rin yung notification bell. Para nasa ganoon ay maging updated ka sa aking mga bagong videos. So yun lang guys, salamat sa panonood. Thank you.